Magandang-magandang araw sa ating lahat, mga kababayan. Nandito naman tayo sa George Star Vlogs. Pero bago pong lahat, as usual, palakpakan muna natin ang ating mga sarili, okay? Isa pong senador ang nagrekomenda sa ehekutibo. Na pauwiin ang envoy sa China, mga kababayan. Ito po ay inirekomenda ni Senator Francis Tolentino sa punong ehekutibo at sa Department of Foreign Affairs na i-recall ang ambassador ng bansa na nasa Beijing, China. Ang rekomendasyon ni Tolentino ay matapos ang ginawang pangbubomba ng tubig ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas na maghahatid lamang ng supply para sa ating mga sundalo na nasa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Tumitindi na po ang iringan ng Pilipinas at ang ating karatig na malakas na bansa tulad ng China. Ayon po sa senador na siya rin chairman ng Special Committee on Maritime and Admiralty Zones, bagamat hindi pa nagagawa ay maaring gawin ng gobyerno ay pauwiin muna ang ating ambassador na nasa Beijing para mag-report sa Pangulo at sa Department of Foreign Affairs at para maipakita na sumusubra na ang China sa paglabag ng international law na nakasisira na sa ating karapatan sa WPS or West Philippine Sea. Aywan ko kung anong mangyayari na dyan pag pinauwi na yung ambassador sa China. Subalit, siyempre, ang nakakapag-desisyon lang yan ay siyempre ang ating Pangulong Marcos at ang Department of Foreign Affairs. Kapag na-recall lang ating gobyerno ang ambassador ng Pilipinas sa China ay nagpapahiwatig ito ng mataas na antas ng pagkondina dahil inalisan ng ulo o namumuno ang imbahada sa Beijing. Ito po ay nilinaw naman ng senador na ang pag-recall sa ambassador ng bansa ay hindi naman nangangahulugan ng pagputol sa diplomatic relation, kundi ito lamang ay mataas na level ng pagpapahiwatig na sobra-sobra na ang China sa paglabag sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Tuloy-tuloy pa rin naman ang operasyon ng Imbahada ng Pilipinas sa Beijing kung saan maaari pa rin magproseso ng visa. Bukas pa rin ang consular office at may mga tauhan pa rin sakaling gawin ang mga pag-recall sa ambassador sa China, mga kababayan. So matindi talaga, tumitindi na ang iringan ng dalawang bansa. Samantala, sa isang balita naman, mga ka-George Star Vlogs, Dilima, pinayagan ng magpiyansa. Sa wakas, makakalabas na rin si former Senator Dilima dahil makapagpiyansa na siya sa kanyang pagkakakulong. Pinayagan na ng Muntinlupa Regional Trial Court na makapagpiyansa si dating Senadora Laila Dilima matapos ang halos 7 taong pagkakakulong dahil sa mga kasong may kaugnayan sa droga. Noong Lunes ay pinayagan ni Judge Senior Gito ang motion ng Senadora na makapaglagak ng piyansa. Si Judge Gito ang bagong hukom na may hawak ng kaso. Una nang ibinasura ni Judge Romeo Binaventura ang petisyon for bail na inihain ni Dilima. Iniakda ang piyansa sa halagang 300,000 pesos
At siyempre, si Senatora De Lima ay nawalang sala sa dalawa niyang kaso bago pa ang pinayagan na magpiyansa. Siya po ay naaresto noong February 24, 2017 dahil sa mga drug-related charges na nag-uugat sa aktibidad ng mga drug lord sa loob ng NBP or New Bilibid Prison noong 2021 at 2022 nang siya pa ang kalihim ng DOJ. Ayon sa legal counsel ni De Lima ay si Attorney Pilibon Tacardon, nakuha na nila ang release order mula sa korte. Tiniyak naman ng PNP na daraanan pa sa proseso bago tuloy ang palayain si De Lima. At ito po ang sinabi ni Information Officer Chief Police Colonel Jen Fajardo. Sinabi nito na hinihintay nila ang kautusan ng Muntinlupa RTC para sa pagpapalaya sa dating senador. At of course, sa sandaling matanggap nila ang release order ng or sa headquarters ng Philippine National Police, ang agad itong isa-isa ilalim sa medical procedures at debriefing, saka ito turn over sa kanyang pamilya o sa kanyang abogado. Yan po ang balita, bakit napakalakas naman ni De Lima at nakakuha siya ng bail sa judge ng Muntinlupa Regional Trial Court. So siguro medyo kadikit niya or kaibigan niya or kaibigan ng abogado niya, kaya napagbigyan siya na magkaroon or makalaya temporarily si ex-senator De Lima. Ito po ang sabi naman ni De Lima kay Duterte or kay ex-president Duterte, may God forgive him. Yan po ang sinabi ni ex-senator De Lima. After all the tirades and attacks of former President Rodrigo Duterte against former Senator Alayla De Lima, she wished him God bless upon her release. De Lima was released on Monday evening, hours after the Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 granted the motions for reconsideration on the denial of the petition for bail last June 7. Salamat po ng marami again, George Sir Vlogs. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para ma-notify kayo kung mayroon akong bagong upload na videos.